Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig sa Salida Teleradio ng La Filipina National High School. Ako ang inyong teacher host sa umagang ito, Ginang Judith J. Bumanglag po lamang. Nandito din sa araw na ito si Ginang Cecilia S. Cabillo na siyang tatalakay sa aralin natin sa Filipino 7, ang awiting bayan at ang kumbensyon sa pagsulat ng awitin. Naway maghanda kayo mga kabataan upang magabayan kayo sa inyong pag-aaral. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig at nanonood sa Salida Teleradio. Lubos po kaming nagagalak na ibabahagi sa inyo ang aralin sa Filipino sa 7th baitang sa 2nd markahan. Itatalakay namin ang awiting bayan at ang kumbensyon sa pagsulat ng awitin na nagmumula sa 6th ng module. Bago tayo magsisimula, ihanda muna ninyo ang inyong papel at ballpen upang maisulat ninyo ang mga sagot sa tanong ng aming paksa. Mayroon tayong dalawang layunin sa ating aralin. Una, nasusuri ang tuturang nakapaloob sa awiting bayan. Ang awiting bayan ay ang mga awiting noong unang panahon ng ating mga ninuno. Pero ngayon, ito pa rin ang kinakanta. Pangalawang layunin, nagagamit ang mga kumbensyon sa pagsulat ng awitin tulad ng sukat, tugma, tayutay at kalinghaga. Ang kumbensyon ang siyang nakasanayang ginagamit ng mga tao sa pagsulat nito upang maging mahusay na mabuo ang kanta. Bago ang lahat, mayroon muna tayong paghuhula. Huhulaan ninyo kung ano ang mga kulturang makikita sa mga Pilipino. Unang larawan, pagmamano o pagbeso-beso. Alin sa dalawang larawan ang nagpapakilala sa kulturang Pilipino? Kung ang sagot ninyo ay pagmamano, tama. Ang pagmamano ay mula sa Pilipinas. Ito ay ibig sabihin nito ay sa salitang Kastila, ang mano ay nangangahulugang kamay. So dito nagsasaad ang paggalang sa mga nakakatanda. Ang beso-beso naman sa salitang Kastila ang ibig sabihin ay paghalik o kiss. Ito naman ay nagmumula sa bansang Belgium, Switzerland. Ang ibig sabihin naman nito ay nagsasaad ng pagpapakilala o pagbati sa kaibigan o kakilala. Pangalawang larawan, pagharana o konsyerto. Alin kaya sa dalawa ang nagsasaad ng kulturang Pilipino? Kung ang sagot ninyo ay harana, tama. Ang harana ay ginagamit sa mga panliligaw noong unang panahon. Ito ay ginaganap tuwing pagsapit ng gabi. Dito sinusuyo ng lalaki ang kanyang napupusuan. Ang pagharana ay mula pa noong unang panahon at hanggang ngayon ay bihira na ito nangyayari. Ang konsyerto naman ay nagmula sa bansang London. Ito ay patanghal na kinakanta ng mga artista sa entablado. Marami pa tayong mga kultura tulad ng kabayanihan o bayanihan. Ito ay ginagawa noong una pang panahon at hanggang ngayon, lalo na sa pagdating ng pandemya. Hindi natin maikaila na lahat ng mga Pilipino sa ngayon ay naghihirap dahil sa pandemya. Kaya ginagampanan ng pamahalaan ang natawag na bayanihan upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino. Ano ba ang ibig sabihin ng kultura? Ang kultura ay ang pinaghalong mga tradisyon, paniniwala at pamumuhay ng madayuhang sumakop at ng mga katutubong Pilipino. Ito ay binubuo ng mga awit, sining, kasabihan, kagamitan at mga selebrasyon na ilan din sa mga bagay-bagay na bumubuo sa tinatawag nating kultura. Ito ang nasisilbing pagkakakilanlan sa isang lugar. Halimbawa, sa Luzon, ano kaya sa tingin niyo ang kultura? Halimbawa nito ang paggamit nila ng mga salitang po at opo.
Itong po at upo, maririnig natin kadalasan sa mga taga-Katagalugan. Ang ibig sabihin ng po at upo ay paggalang. Ang po ay ginagamit matapos sa pag-uusap. Ang upo naman ay ginagamit kung ikaw ay sasagot ng oo. Pwede namang palitan ang po at upo ng ho at oho. Sa madaling sabi, hindi ito nagagamit sa mga probinsya tulad ng Visayas at Mindanao. Sa kultura naman ng mga taga-Visayas, mayroon naman itong tinatawang ibang kultura. Ito ay mga festival o pista. Mahilig sila sa mga pista. Tulad halimbawa ng sinulog na nagaganap sa Cebu at ang maskara na nagaganap naman sa Bacolod. So sila ang may mga ganitong uri ng tinatawag nating kultura. Sa Mindanao naman, mayroon tayong makukulay na paghahabi ng mga damit tulad ng malong na ginagampanan ng mga lahing Maranao. So, kung ating titingnan, marami tayong kultura. Maliban dyan sa mga binabanggit, mayroon din tayong kultura ng awiting bayan. So, ipaparinig ko sa inyo ang isang kulturang awiting bayan na mula pa sa ating pagkabata, ito ay atin nang narinig. Sana sabayan ninyo ang awiting ito. Nagustuhan niyo ba ang awit? Noong unang panahon, ito ay inaawit sa ating mga kabataan. Pero ngayon ay bihira na itong naririnig. So sa tingin ninyo, ano ang tungkol saan ang awiting ibinahagi? Ito ay tungkol sa panliligaw. Dahil tumutukoy ito sa kasintahan, ang babae at lalaki, ang mga tauhan sa ating paksa o sa ating awit. Ano ang ibig sabihin ng taludtod na nabali ang sanga ayon sa kanta? Tama. Ang ibig sabihin nito hindi literal na nabali ang sanga, kundi ito ay nagpapahiwatig ng isang manliligaw ay natapos na o hindi nagtagumpay sa kanyang panliligaw. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit na ako'y ibigin mo, lalaking matapang? Ito ay nagpapahiwatig na ang isang lalaki ay kailangang sumubok o dumaan sa mga pagsubok na ibibigay ng kanyang nililigawan. Batay sa awitin, ano-anong kultura ang napapaloob sa awiting bayan ng lirong-lirong sintang ating napakinggan? Ito ay karaniwang interpretasyon ng paglalarawan ng isang mangingibig sa kanyang iniirong. Ito naman ay pagpapakumbaba ng isang kalalakihan kung paano niya makukuha ang loob ng dalaga. Noong unang panahon, iba ang paraan ng panliligaw ng mga lalaki. Idinadaan ito sa sakripisyo. Halimbawa naman nito, ang iyong tinatawag na pag-igib ng tubig at pagsibak ng kahoy. Ito ay nagpapakita o nagpapatunay kung gaano kalinis ng intensyon ng lalaki sa kanyang mga iniibig. Ito rin ay maaaring nagpapahiwatig ng katatawanan ng mga Pilipino sa paglalarawan ng reaksyon ng dalawang tauhan sa teksto. Sa pagsulat ng awitin, dapat dumaan tayo sa mga kumbensyon. Una ay ang sukat.
Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng panting sa bawat taludtod na bumubuo ng isang saknong. Ang karaniwang bilang ng pantig sa isang awit ay 12. Halimbawa nito, sa awiting nagmula, gumising ka neneng, tayo'y manampalo. Ito ay mayroong 12 sukat. Pangalawa ay tugma. Ang tugma ay isang katangian ng awit na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang awit kapag ang huling pantig na huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintuno. Ito naman ay lubhang nakagaganda sa pagkanta. Ito ay nagbibigay sa awitin ng angking himig at indayog. Halimbawa, dalhin mo ang buslo, sisigla ng hinog. Pagdating sa duloy, uunda-undayog. So ano ang nagiging hulihan ng pantig sa salita? Ito ay nasa pantig na nong. At ang isa naman ay yung. So nagtatapos sa patinig at katinig. May dalawang uri ng tugma. Una, tugma ang ganap na ang mga taludtod ay nagtatapos sa patinig o impit na tunog. Pangalawa naman, tugma ang di ganap, ang mga taludtod ay nagtatapos sa katinig bagamat may isang uri ng patinig sa loob ng pantig at ang huli naman titik ay magkakaiba. So alam na ninyo ngayon kung ano ang tugma. Pangatlo ay ang talinhaga. Ang talinhaga ay paggamit ng masining na salitang nagbibigay ng higit na kariktan sa awit. Ito ay sadyang inilalayo ang paggamit ng mga karaniwang salita upang higit na maging mabisa at kaakit-akit ang awitin. Halimbawa nito, kapos kapalaran. Nang ibig sabihin ng kapos ay natapos na. So narinig na ninyo ang mga kombinsyon ng ating awitin. Una, may sukat, may tugma, may talinghaga at tayo-tay. Bilang pagpapaliwanag o paglalahat, paano natin mapahalagahan ang mga awiting bayan tulad ng ating narinig kanina? Sa tingin ninyo, pwede pa ba nating kantahin ang mga awiting ito? Bakit kailangan nating panatilihin ito? Dahil ito ang nagpapakilala kung anong kultura mayroon tayo. So dapat lamang na isa sa ating listahan sa ating pinakapaboritong kanta ay ang mga awiting bayan. Mayroon akong ipapakita. Sa pagtataya, mayroon akong ipapakita ang isang kanta. Mula naman ito sa bayan ng Cebuano o mga taga Cebu. Alam ba ninyo itong si Pelimon, si Pelimon? Siguro may narinig na ninyo itong awitin. Okay. Babasahin ko lang ng patula ang kanta. Si Pelimon, na masul sa kadagatan, nakakuha ang isdang tambasakan. Gibaligya, sa merkadong guba, ang halin puros kura, igura, ipanuba. So alam ko na kabisado ninyo ito at naintindihan ninyo ang mensahe ng awiting si Pelimon. Ano sa tingin ninyo ang kulturang ipinamalas dito? Tama, ito ay ang kultura ng pamumuhay ni Pelimon, isa siyang mangingisda. Ano ang kaniyang pamumuhay bilang pangingisda? Siya ba ay naging mayaman o naging mahirap? So sa tingin ko, dito sa ating kanta, siya ay nanatiling mahirap kasi ang palaging nakuha niyang isda ay isang isdang tambasakan. Alam niyo ba yung isdang tambasakan? Yung isdang pangit sa tingin, pangit tingnan, parang isdang hindi mabili sa palengke. So ito ay isdang karaniwang matatagpuan sa puno ng kahoy malapit sa dagat. Hindi sila kadalasang makikita sa gitna ng dagat. At pagkatapos niyang maibenta ito, ito ay makakakuha lamang siya ng kunting barya. Sa Bisaya, puros kura, ibig sabihin, sinsilyo o barya lang. So, sagutin natin ang mga tanong na napapaloob dito. Ilan kaya ang sukat ng taludtod na ito, na si Pelimon?
kung ang sagot niyo ay titik B, 8. Tama. Dahil bawat bigkas ay isang sukat. So, ang sukat, sipilimon ay 8 sukat. Pangalawang tanong, anong kultura ang ipinakita sa awiting Sipilimon? Ano ang sa tingin nyo? Ito ay ang pangingisda. So, sa mga taga Cebu, kasi napapalibutan sila ng karagatan, sila ay nasa kultura ng pangingisda. Sila ay may kultura kung saan sila ay nabubuhay sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Pangatlo, anong uri ng tugmaan ang makikita sa taludturang ito? Sipilimon na masul sa kadagatan, nakakuha o isdang tambasakan. Anong tugmaan ang inyong nakita dito? Okay, ito ay nasa tugmaang di ganap. Bakit nasa tugmaang di ganap? Dahil ang hulihang titik ng bawat taludtod ay nagtatapos sa katinig at may isang patinig. So kapag tugmaang ganap, hindi pareho kung nagtatapos ito sa katinig. Pang-apat na tanong, ano ang kahulugan ng salita o parirang ang halin puros kura? Ang may salungguhit ay puros kura. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay, ang ibig sabihin ay titik A, ang sagot ay puro barya. Kasi pagkatapos niyang magbenta ng kanyang huli, ay tatanggap lamang siya ng puros kura. O ibig sabihin, puro barya. Panghuling tanong, ano ang kahulugan ng salita o parirang sinasabing igu ra ipanuba? Alam ba niyo ang salitang tuba? Sa salitang tuba, ang ibig sabihin isang inumin na nanggagaling sa nyog. So, yung kanyang benta, kita ni Pilimon ay papunta lang talaga sa tuba. Kaya ang ibig sabihin ng ipanuba, ito ay itikbi ang sagot, ibili ng matamis na lambanon. So siguro ay mayroon kayong natutunan sa aralin natin sa ngayon. Sana ay natutunan ninyo kung ano ang mga awiting bayan, ang kumbensyon sa pagsulat ng awitin, at sana ay huwag ninyong iwala sa inyong isipan, lalo na sa ating mga kabataan, ang paggamit ng awiting bayan at pagtangkilik nito. Dahil ito ay nagpapakilala sa ating pagkakakilanlan ng ating kultura. Bago tayo magtapos, mayroon tayong kasunduan. Sumulat kayo ng awiting bayan na may temang pagpapahalaga sa lalawigan o lugar kung saan ka isinilang. Halimbawa, ikaw ay taga Visayas ngayon. So, kung nakikita mo ito, pwede kang sumulat ng iyong sariling awiting bayan na nagpapahalaga sa iyong lugar. Isulat ang inyong kanta sa isang buong papel. Pero mayroon kayong batayan kung paano kayo sumulat. Narito ang batayan nasa ibaba. Kailangan gumamit kayo ng mga salitang pangkabataan na hindi malaswang pakinggan. Ibig sabihin, walang kabastusan ang mga salitang gagamitin ninyo. At mayroon kayong aral na ibahagi sa inyong kanta o mapupulutan na aral. Malinaw ang mga mensaheng nais ninyong ihatid at may orihinalidad ang inyong ginagawa na kanta. Kung nakumpleto ninyo itong lahat, magkakaroon kayo ng 5 puntos. Kung kulang naman, 4 na puntos ang inyong matanggap at 3 naman kapag hindi marami ang inyong naibigay ng mga pamantayan. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito at sana huwag ninyong kalimutan na ang ating awiting bayan at ang pagsulat nito ay napakahalaga sa atin kahit nasa modernong panahon na tayo ngayon. Huwag nating iwaksi ang mga natutunan natin mula sa ating mga ninuno. Kaya kung wala sila, hindi tayo makarating sa ngayon at hindi tayo makilala bilang mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood sa Salida Teleradyo. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam! Napakahusay! Maraming salamat, Ginang Ses, at
naway may natutunan kayo sa inyong napanood ngayon, mga mag-aaral. Laging tandaan, walang hadlang upang makamit ang gustong kaalaman kahit pandemya man. Paalam!